Oh, yung pati, gano'n lang. Kakatawa na kami. Sabi ni Sir Lani, naku, di nga makatawa, iiyak na nga lang ako pagkatapos namin mag-usap. Pero nakangiti po siya. Sabi ko sa kanya, Sister Lani, kasi kung naranasan ni Nanay Winnie yan, sabi ko, pag naranasan ni Sister Letty yan, Sister Winnie, baka hindi na makatawa. Eh, ikaw nakakatawa ka pa ngayon eh. Eh, hindi nagkamali ang Diyos na ikaw ang pinaranas niya ng sitwasyon yan. Eh, alam ng Diyos kaya mo. Eh baka nga, pag ako dumanas siya, alam din ng Diyos, hindi ko kaya eh. Kaya nasa sa iyo yan. Dahil alam natin na walang pagsubok na darating sa atin na hindi karaniwan sa lahat ng tao. At hindi papayagan ng Panginoon na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Unang Korinto, Kabanatang 10, Talatang 13. Amen? Si Habakuk din ay nagtatanong bakit ganito Panginoon ang sitwasyon. Alam nyo, inihali tulad pa nga niya yung bansang Israel sa ano eh? Sa isda, yung mga kasunod na talata. Sabi niya, yung para kami mga isda na pag hinuli nyo, papatayin nyo. Kung isa, napaka, isa tayo mga tao, unfair, no? May mga sitwasyon sa buhay natin, lahat na isisisi natin sa Panginoon. Nung isa nanonood ako ng balita, nag-i-speech si ang ating presidente, tapos bigla may mga nagsugutan na ano, nagwewelga. Ayan. Hindi lang naging national artist, no? Dabi kong tawa, mga 39. Hihira. Yun lamang, makakain kaya pag si Inore naging national artist? At ayun po ninyo, may pakinabang po ba kayo pag si Inore naging national artist? Mas marami dapat ipag-welga, wag na ba yung kay national artist lang, Dora Honor, no? Naiintindihan ko pa yung mga i-demolish yung bahay, ay lumalabat. Yung mauna ba ako yun eh? Eh yung alas pa, haharapin mo yung bala ng mga polis dahil lang kay Nora. Dahil gusto maging national artist ni Nora. Dami ko talaga tawa na natutuwa ako sa maraming Pilipino. Misan, ang dami nating worthless battle. No? Nakikipagbaka ka na parang wala rin namang kapararakan yung ating pakikipagbaka. Kaya, sayang. Ngayon, nalulungkot niya ako doon sa sitwasyon ng ating presidente. Maraming mahihirap. Sinisisi kay presidente dahil wala silang makain. Nakarinig na po ba kayo ng mga ini-interview na gano'n? Ha? Wala nga po kami makain yung presidente. Anak ka na anak ng marami, sisisi mo yung presidente natin. Ay, nako. Kaya minsan si Haba po, dumating siya sa punto na parang mali-judgment sa Panginoon. Para lang po kami isda sa paningin ninyo na kami bibigwitin ninyo at kami ay mamamatay. At ang salamat sa Panginoon dahil sa paghahanap ni Habakuk, sa paghahanap ni Habakuk sa Diyos ay may sinagot sa Kanya ang Panginoon. Sagot na magbibigay ng pag-asa at bagong kalakasan sa Kanya. Ang maganda, mga kapatid, pag hinanap natin ang Panginoon, ay talagang makikita natin siya. Minsan talaga sa sitwasyon ng ating buhay, ang gusto lang ng Panginoon, hanapin mo siya. Naniniwala ba kayo, hindi masama magtanong sa Diyos? Hindi kaya masama magtanong. Ang pagtatanong sa Diyos ay hindi ka wala ng pananampalataya. Tao tayo eh. Hindi talaga natin alam ang nangyayari. Eh, Panginoon alam niya. Hindi masama. Ang masama, ang hindi maganda natin gawin ay mawala tayo ng pag-asa. Amen? Dahil may sagot talaga ang Panginoon. At sa paghahanap ni Habakuk sa Diyos, sinagot siya ng Panginoon. At yung sagot na yon ang nagbago sa literatura ng pagsusulat ni Habakuk. Alam niyo kung papasinin niyo, tatlong chapters lang yung Habakuk, iba-iba. Yung una, nagtatanong. Yung pangalawa, sinusumpa na yung kalaban. Yung pangatlo, abay, nagpapasalamat na. Ang bilis. Ang daling kausap. May nakausap si Tatay Dok, nandun ako, kaharap ako. Hirap kausap. Abay, na napaliwanag na kasi ganto-ganto. Abay, hindi pa rin nagbabago. Galit pa rin. Ang hirap kausap. Ito si Habakuk, abay, mabait. Ang daling kausap. Pagkasabi na ng Panginoon, abay, nabago na agad. Nabago na yung kwento. Madaling kausap. Kayo po ba mga kapatid, madaling kausap?
Mahirap pong kasamahin ang mahirap kausapin. Matuto tayong makinig. Akala nyo bida kayo? Pag gusto nyo ng 10 paliwanag sa isang maling pangyayari, nako, hindi nakakatuwa po yun. Baka akala nyo bida-bida kayo. Akala nila mabibrainwash na nila. Kung hindi po, at mahihirap madali yun. Ang hirap din po kausap nun. May mga tao malawak ang isip. Ah, okay. Okay, sige. Dapat madali rin po tayo kausap. Amen? Maging habang po tayo. Pag kumikausap kayo, ay ano, ahirap paliwala. Abay, magpakahaba ko ka naman. Madali kausap. Magdabang. Ang bira. Tatlong talata na nababanggit eh. Iba rin nababago yung isipan. Huwag naman, gano'n. Sana mga dalawang talata pa lang, eh, time na tayo. Ha? Maging haba ko tayo. Madali kausap. Una, nabilanggit sa kanya ng Panginoon, ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay gumagawa sa paraan na kahit tayo hindi talaga natin mauunawaan. Habakuk chapter 1 verse 5. Pakinggan niyo to. O basahin natin sabay-sabay ng ating mga paningin. Magmasid kayo sa mga bansa at tumingin kayo, mamangha at magtaka sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga araw na hindi ninyo paniniwalaan kapag sinabi sa inyo. Okay, ganda to. Akala ko para hindi gumagawa ang Panginoon. Panginoon, bakit ganito nangyayari? May sagot ang Panginoon kay Habakuk. May ginagawa ako. Tumahimik ka dyan. May ginagawa ako dyan sa sitwasyon mo. Di ba may mga pangyayari na parang it's too good to be true? Parang, totoo ba yun? Aligaya paniwalaan. May ginagawa ang Diyos. Pero baka pag sinabi niya, anak, ganito yung ginagawa ko. Kasi ganito, 3 times ko. Baka i-explain niya sa'yo through algebraic expression. Ay hindi pa kayo nakakakalahati, tumutulo na yung dugo sa'yo. Hindi, Panginoon, sige, gawin mo na nga lang yung gusto niyo gawin. Ah, okay na po. Alam niyo ba kung gano'ng kalayo ang isipan ng Diyos sa isipan ng tao? Kung gano'ng daw kalayo ang kanluran sa silangan? Kaya nyo bagang paglipitin yun, yung silangan at ang kanluran? Kaya ba yun? Kaya ba? Hindi kaya yun. Hindi kayang pagdikitin o yung isipan at pangunawa nating mga tao ni hindi kaya kahit sa kaunting kapantay man lang sa pag-iisip ng Diyos. Kaya sabi niya, may ginagawa ako, anak. Kaso lang kung ipapaliwanag ko sa iyo, hindi pa sapat ang pagkaunawa mo para maintindihan mo. Pero ang magandang bagay dito, may ginagawa ang makapangyarihang Diyos. Kahit tahimik ang Panginoon. Amen. Tingnan nyo sa school. Sa tuwing anong sitwasyon, tahimik ang teacher. Pag nag-e-exam ang estudyante, tahimik siya. Nag-o-observe siya. Diba? Pero pag lecture-lecture, maingay yan. Diba? Pero pag nag-e-exam na, pag nasa gitna na tayo ng pagsusulit, tahimik ang Panginoon. May ginagawa. Amen? Mga kapatid, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya hindi mo alam ang sagot, kasi sabi ng Panginoon, hindi mo talagang anak maiintindi. Napakamasalimuot. Kung uunawain mo, baka malokring ka pa. Pag ipinaliwanag mo sa'yo. Ay, ang buti ng Diyos. Alam niyo, kaya sabi ko nga, Panginoon, kahit pala siguro habang buhay kaming nag-aaral ng Bible, sino po rito? Ay, dalang po. Ito yung tatanungin ko pa eh. Diba? Sige, pansinin na lang natin yung mga kapatiran natin dito na tumanda. Abi, kung tutusin, nakakasawa na. Ano? Linggo-linggo na lang. Abay naman, hindi lang linggo-linggo sila nakakapunta rito. Mayroon pang gawain na extra-extra. Diba? Pero alam, isang bagay na dito, ang Diyos ay napakalam. Hindi natin kayang tapusin ang pag-aaral sa Diyos. Dahil ang Diyos ay napakalam.
Kaya kahit habang buhay tayong nag-aaral patungkol sa kanya, may bago, bago, bago. Dahil hindi lahat talaga pwedeng ipaunawa sa atin ng Panginoon. Malolok rin tayo, mga kapatid. Kahit siguro ang genius, hindi kaya unawain kung paano ginawa ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Kaya dyan sa sitwasyon mo, aking mahal na kapatid, huwag ka mawala ng pag-asa dahil may ginagawa ang Panginoon. Pag isang bagay hindi mo maipaliwanag, dito nito, pag saan ka galing? Nakabigaling din sa ano? Sa ganong lugar? Eh ano? Ako, hindi mo nga maipaliwanag eh pa. Diba? Madalas yung mga bagay na mas totoo, mas maganda, hindi masabi, hindi maipaliwanag. Anong naramdaman mo? Ay, hindi maipaliwanag na kagalakan ako, napakaganda. No? At pag ang bagay ay hindi maipaliwanag, napakaganda. Kaya hindi maipaliwanag. Kaya isipin mo yung sitwasyon mo, isipin mo yung problema mo ngayon. Kahit yung problema mo sa sarili mo, isipin mo. May ginagawa ang Diyos. At kung iisipin mo ngayon, hindi mo talaga po maiintindihan. Amen? Pangalawa, ang sabi ng Panginoon kay Habakuk, ang Diyos ay may ganti sa masama at siya'y magtatanggol sa kanyang mga anak. Yung sinusumbong ni Habakuk na mga kalaban na gumagawa sa kanya, ang totoo may gagawin talaga paano laban dun sa kanila. At may pagtatanggol na gagawin ng Panginoon. Habakuk 3:16. Shortcut na lang po ito nung sinabi ng Panginoon kung paano niya gagawin yung pag-iiganti. Sabi po rito, aking narinig si Habakuk na yung nagsasabi. At ang aking katawan ay nanginginig, ang aking mga labi ay nangangatal sa tinig, ang kabulok ay pumapasok sa aking mga buto, ang aking mga hakbang ay nanginginig, ako'y tahimik na maghihintay sa araw ng kapahamakan na dumating sa bayan na sumasakop sa atin. Habang sinasabi, alam mo ba, ganito nga yung gagawin ko eh. Ang dakdak mo, haba ko. Kaya nagbigay ng pangitain. Ito yung gagawin ko talaga. Nung narinig niya, halos hindi makagulapay si haba ko eh. Ang nagawin na lang niya, tahimik na lang siya. Mag-aantay kung paano sila ipagtatanggol ng Panginoon. May gagawin ng Panginoon. Mga kapatid, He will surely come for your rescue. Darating talaga ang Panginoon para magligtas. Hindi bigi talaga ang Panginoon sa ating mga panalangin. Example, Genesis chapter 18 verse 20. Ito, sa Sodom at Gomorrah na kanina nabanggit sa pag-aaral natin sa Sunday School. Genesis 18:20 to 21. Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodom at Gomorrah ay malakas. At sapagkat ang kasalanan nila ay napakaluba, 21, at bababa ako ngayon. Sino ba'y sumisigaw? Ay, yung mga likod niya. Na hindi na kaya tagalan yung kasamaan ng Sodoma at Gomorrah. Sabi niya, naririnig ko yung sigaw. Naririnig yung Panginoon yung ating mga dai, mga kapatid. Alam na Diyos yun. At sabi niya, habang kausap si Abraham, bababa ako. Exodus chapter 3. 7 to 8. Ito naman yung bansang Israel sa Egypto at kausap niya si Moises. Sinabi ng Panginoon, yung nagliliyab yung ano, yung puno na hindi nasusunod. Kinausap siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking naririnig ang kanilang mga daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila. God will surely come for our rescue. Hindi bingi ang Diyos. Magliligtas talaga ang Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay. He will surely come. Kailan? Hindi ko nga ho alam.
siya ang nakakaalam, isang bagay lang na totoo, bababa siya sa sitwasyon mo. At kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Alam niyo ba si Moises? Ay, mamamatay, tapos ko yan. Bulol nga ito eh, kaya nga hindi siya ang spokesman eh. Yung kapatid niya, si Aaron. Bulol ito, hindi nga siya makapagsalita. Sabi, ay, Panginoon, tatakot ang mata. O sige, hindi. O, ito si Aaron. Saan gagawin kong speaker mo? Pagpanahon na para iligtas ka. Pagpanahon na para pagpalain ka. Kahit bulol, gagamitin ng Panginoon. Just to rescue you. Amen. Palakpakan natin. Mga kapatid, tiyak ang pagliligtas ng Diyos. Naririnig niya ang inyong tawag. Naririnig niya ang ating mga pananalangin. Balikan natin yung tugon ng Panginoon sa kanya. Kay Habakuk. Ano yung number one? Ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay gumagawa sa paraan na kahit tayo ay hindi maunawaan. Sagot niya pangalawa, ang Diyos ay may ganti sa masasama at siya ay magtatanggol sa kanyang mga anak. Kaya yung pangatlong sinabi niya sa kanya, kaya nga ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin nila, magtiwala ka sa amin. Ang gustong makita sa inyo ng Panginoon, nabubuhay ka sa pananampalataya. Nabubuhay kang nagtitiwala sa Panginoon. Eh ano kung nagdatingin nyo? Eh ano kung dumating na yung lindol na dito, ayan na, palapit na palapit ang lindol sa Laguna, na dati hindi nililindol, ngayon nililindol na rin. Eh ano? Hindi ba nakita na Diyos yun? Nakita na niya noon pa yun. But He will surely come for our rescue. Ang gusto ng Panginoong anak, mabuhay kang nananampalataya sa Amen. Amen. Nang malaman ni Habakuk ang sagot mula sa Panginoon, hindi na siya natakot. Amen? Hindi na siya natakot. Biglang nabago yung kanyang pagsulat. Kahit wala pa man siyang nakikitang solusyon, hindi na siya natakot. Sabi sa Habakuk chapter 3, verse 17, yun yung biglang nabago. Sabi niya, bagamat ang puno ng igos ay hindi mamumulaklak, ni magkaroon man ng bunga ang mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi magkakaroon ng bakahan ng mga silungan. Sabi niya, bagaman mawala yan. May tapang kasi Habakuk. Bakit? May narinig siya sa Panginoon. Sabi naman na you should live by faith. Hindi tayo dapat nabubuhay sa paningin. We are not walking by sight. We are walking by faith. Sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, mga kapatid, sabi niya, huwag kayong manahan sa mga bagay na nakikita nyo. Kasi mas maraming totoo, hindi nyo nakikita. Totoo ba ang Diyos? Nakikita nyo ba siya? Hindi. Mas maraming totoo na hindi natin nakikita. Kaya sabi niya, lumakad tayo sa pananampalataya. Eh, ano kung wala yung bunga? Eh, ano kung hindi nagbunga to? Eh, ano kung nawala to? Magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Ulitin ko, mas nakakatakot pag ang Diyos ang nawala sa atin. Kaya nga, pag kami nila na magkakasama, wala na siyang Diyos na ininom. Abay, may Diyos pa rin. Wala mang Diyos, may Diyos. Doon nga ako excited eh, pag walang-wala na kami. Alam ng Diyos yun, Panginoon, inaantay ko nga mawalan kami ng resources eh. Kaya mas doon ko talaga makikita ang pagkilos ng Panginoon. Hindi ko kinakatakutan yung wala ng pambili. Ang kinakatakutan ko ay mawala ang Diyos sa buhay na. God is God of impossibilities. Impossible things. Ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. Don't settle for anything less, mga kapatid. Huwag kayong mag-settle lang doon sa buhay na meron, ayan, meron, dyan. Pag wala na, wala. Hindi. Ma-excite kayo pag wala na. Diba? Ilan yung miracle ng Panginoon nung nagpapakain siya ng maraming tao? Habang kumokonte yung tinap, yung source, mas dumadami ang nakakakain. Yung 5,000, 5 tinapay ang ginamit.
yung 4,000.